Hello guys, good morning. Welcome back to our channel. So for today's video, ay marami tayong ganap for today. So, maaga kami naglalaba. Ayan ito, no? Ayan. So inuna lang namin yung mga uniforms nila kasi Biyernes naman today. So pag Biyernes, hindi naman sila nag-uniform. So, ayan, katulong ko. Tingnan mo, naglalaro lang ng baboos. So, inin na namin. Kasi dami ko ng labahan eh. Marami din akong gagawin today. Kasi, nagpatrabaho kami ng ng extension ng bahay namin. So, ang daming linisin. Kaya, inuna ko muna yung mga uniforms nila. So, ayan. So, maglalaba kami. Dito mo kitaan. Kitaan mo. Oh, kitaan ka na. So nga pala guys, ang gamit ko sa paglabay itong Tide. Matagal ko na itong ginagamit, maliit pa sila at hanggang ngayon na malalaki na sila. Tide talaga yung gamit ko. Ayan. Kasi ang dali nyo lang makapaputi. Tide na. Tide, bikini man. Thank you.
Hello guys, so today ay magluto pala tayo ng bagoong alamang. So ito yun oh. Galing nga pala kami ng Hinundayan kanina. Hindi ko pa nga natapos yung nilabhan ko eh. Kasi pumunta kami ng Hinundayan, sabi ng asawa ko may pupuntahan daw kami. Bana, rago na natin. Pamasa na, kadali. So ito, hinugasan ko na kasi ang daming food coloring nito. Tingnan nyo yung kamay ko. Oo, ayan. So pag hindi nyo na hinugasan, syempre makakain mo yan. Dati nga eh, binababad ko siya ng isang gabi. Tapos kahit hugasan mo pa ng mabuti at ibabad mo pa ng isang gabi, talagang may magkukulay pa rin siya. Ayan o. Ayan o, hindi na siya masyadong pink. Ayan, hindi na siya masyadong pula. Unlike dito. Kasi isang beses ko pa lang itong hinugasan. See the difference. Diba? Ayan. Ito, pink na talaga ito. Talaga pag kinakain mo yan. Dati nga, yung parang hindi ko pa nalaman ba kung paano yung tamang pag-ano nito, paggawa. Yung ihi nga ng asawa ko, pink din. Kanain mo, pag hindi mo talaga hugasang mabuti, talaga magpipink kahit yung ihi mo. So, ayan. Hugasan ko muna ito ng mabuti. Saka babalikan ko na lang kayo mamaya pag ready na. Kasi yung taba ng baboy. Lalagyan ko siya ng taba ng baboy. Ayan. So, hindi ko pa siya nahiwa kasi matigas pa. So, lagyan ko ito mamaya. Ito yung pang ano natin, pang sahuba. Kumbaga. So, mamaya babalikan ko kayo. Okay, guys. Tapos na natin hugasan yung alamang. Ayan, hindi na siya masyadong mapula. May pagka-pinkish na lang siya. So, kailangan talagang hugasan siya ng mabuti kasi eto. Marami akong nakuha. So, ayaw natin makain yung mga bato. May maliit kasi ng mga bato. Ayan. Oh, di ba bato yan? May mga isda pa na mga maliliit ba? O, oh, ayan. May mga dumi-dumi pa. Siguro sa ano yan? Sa ano ba? Halamang dagat. Ayan, mga kuan lang sa kubot gamay. Ayan, medyo maliit lang. Eh, konti nga lang yung nakuha ko. Parang fresh naman yung alamang. So, ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito lutuin. Hello guys, so ito back to cooking na tayo. Ito na yung ano, taba ng baboy na pamamantikain lang natin kasi yung mantika naman niya ay gagamitin natin mamaya sa pag-isa ng mga sahog at ng bagoong mismo. So, kailangan brown siya. Yung brown talaga. Na, so, ayan, malapit na yan. So, mahinang apoy lang yan ha. Hindi pwedeng lakasan kay tatalsik yung mantika. At ito naman sa isang kaldero ay binukod ko yung purong taba talaga kasi gagawin natin ito ay ibigyan natin sa aso. So, pinapakuluan ko lang ng very, very light para naman makain ng aso. Kasi yung aso hindi din ko makain ng raw eh. Kailangan talaga luto siya. So, ayan. Para hindi naman masayang at may maibigay tayo sa aso. Kasi yung aso namin, ipihikan eh. Maarte. Ayan, hintayin lang natin yun hanggang mag-brown na siya lahat. Hi guys, so ayan, hanguin na natin ang taba ng baboy na pinapamantika lang natin. So ayan, no? So tamong brown lang siya ha. So, pasensya na kayo guys kasi walang pwesto eh. Wala kasi akong tripod. Sana makabili na tayo niya soonest. Ikakarili na natin yung pag-vlog. So ayan, hinango ko na. At ang susunod natin ito ay igisa natin yung damas. Sabit lang. So ayan guys, so, ang susunod natin ay mag-isa na tayo ng sahog. So okay, mainit na siya. So ayan. So una natin igisa ay yung bawang. Yung sibuyas. Ayan.
kain. Karawan sa nato. Nalabas yung aroma niya. Sunod naman ay yung kamatis. So, daming kamatis. Dinamihan ko talaga kasi masarap yung maraming kamatis. Ito yung ulam, guys, na alam ba yung pantawid buto. Kasi sa mga panahon ngayon, di ba, Enero, Pebrero, hanggang Marso, parang gipit-gipit talaga ng mga tao. So, itong ulam na to yung best na pantawid buto talaga. Yung alam mo, hindi mo naman matatawag na ulam, pero para sa amin, ulam na talaga to. Wala ka na ibang makuha ba? Ito na lang yung uulamin mo. Masarap naman to. Kanina kami sa ulam na ganito kasi mga bata pa kami. Hanggang ngayon naman eh, nag-uulam pa rin kami. So, ayan. Isa-gisa lang tayo. Pagkatapos ay ilagay natin to. Yung kaba ng baboy. At pagkatapos niyan, ay ilagay natin yung alamang. Ito yung alamang. So, simmer lang natin to hanggang sa maluto na siya. Okay, ayun guys, nalagay ko na lahat ng alamang. Okay, so ang susunod na ilagay natin ay maglalagay tayo ng asukal. So, konting asukal lang. Kunti lang naman to, pero uubusin ko na to kasi isa to sa magpapabalansi ng lasa. Puro tansyometer na nga lang to. Ang daming ingay sa ano eh. Ang daming ingay dito. May lahok ng manok. Anak ko naman tawang-tawa. At may nag-radio din kasi may pinapagawa ka na. Yung nagtatrabaho kasi mahilig makinig sa radio. So, ayan, tansyometer na lang to guys. Kaya na lang yung mag-adjust. Version ko to ha. Sariling version ko to. Baka naman ano yung masasabi ba. Sunod ay lagyan natin ng suka. So, suka to guys. Lagyan natin ng suka. Kunti lang. Okay, para ano, wow. Mabalansi yung umay, yung alat. Hindi na siya, ano guys, hindi na siya maalat kasi nga gawa ng hinugasan ko siya. Nawala na yung alat niya tsaka hindi na siya masyadong mapula. Gawa nga ng food color. So, eto. Lalagyan ko pa rin siya ng konting asin. Pampalasa. Tsaka paminta. Ayan. Paminta. Ubusin ko na itong isang ano, pakete. Gusto ko yung manghang eh. Maglalagay sana ako ng sili kasi yung mga anak ko ay ayaw sa sili. So, kami na lang yung mag-a-adjust. At kunting pampalasa. Ito lang yung meron tayo. So, ayan. Okay, guys. Haggard na ang inyong kusinera. So, after 12 years talaga. So, ayan. Luto na ang ating bagoong alamang. Hanguin na natin yan ngayon. So, for the meantime, ay palalamigin muna natin kasi itatransfer natin yan sa mga disposable na baunan at ating niyang i-imbak for how many days o kaya pwede pa siya months para may mga pantawid gutom tayo mga na ano ulam madali-dali lang ba masarap yan sa ano guys sa mangga
Ayan. Masarap talaga yan sa mangga. Ang sarap, guys. Ayan, tingnan. Tikman ko. Mayit pa. Mm-hmm. Tama lang. Tama lang yung alat. Tamis at saka hindi naman siya maanghang. Siguro pag kakain na kami, lagyan ko na lang siya ng sili. Kuha na lang ako ng konti at saka lagyan ko na ng sili kasi yung mga bata. Kumakain din dito. Ako makain din yung mga anak ko nito. So, hindi sila mahilig kasi sa maanghang. So, ayan. Nakatikim na din ba kayo ng ganito? Masarap talaga pagluto mo, ano. Siguro, nakasigurado kang fresh. Tsaka malinis. So, ayan. Closer look niya. Oh, yan. Masarap yan. Okay, so that's it for today's video. Salamat sa inyong panunood. God bless and keep safe, everyone.